Noong 2013, inatasan ng isang batikang grupo ng mga divers na i-recover ang patay na katawan ng mga crew members ng isang lumubog na barko sa Africa. Matapos ang dalawat kalahating araw nito sa ilalim ng dagat, tinawagan na ng mga otoridad ang pamilya ng mga crew. Dahil sino ba naman ang mag-aakalang may mabubuhay pa sa kalunos-lunos na sinapit ng barko at crew nito. Ngunit nung isa-isa nang inaalis ng mga divers ang mga bangkay mula sa tumaob na barko, may narinig silang kalampag sa loob nito at nagulat sila na makumpirmang isa itong buhay na tao. Paano siya nakaligtas at anong papel ng isang bote ng Coke sa kanyang pag-survive ng ganong katagal sa ilalim ng karagatan? Ito ang kanyang kagilagilalas na kwento. Mr. Goodbye! Si Harrison O'Kenny ay isang cook para sa crew ng isang maliit na tugboat na nagngangalang Jascon 4. Noong May 26, 2013, ang misyon ng Jascon 4 ay tumulong sa mga tankers na magtransport ng langis mula sa mga planta ng kumpanyang Chevron. Hindi na bago ang misyon na ito para kay Harrison at sa kasama niyang 11 crew members. Sa katunayan, ang buhay dagat at pagtransport ng krudo ay isa na lamang rutinary task para sa kanila. Kumbaga sa kasabihan, it's just another day at work. Pero ang inaakala ni Harrison na isa na namang boring na araw sa trabaho ay may pabaon pala sa kanyang bangungot na hindi niya kailanman malilimutan. Mamamataan ang Jascon 4 na palaging nag-ooperate sa South Atlantic Ocean malapit sa dalampasigan ng Nigeria. Sa unang tingin, tila madali lang naman ang kanyang trabaho. Tagaluto siya ng kanyang mga kasamahan. Ngunit kung isa kang crew ng barko, hindi natatapos ang saklaw ng trabaho sa kung ano lamang ang inuto sa'yo. Kailangan mo rin isaalang-alang ang kapakanan ng lahat ng mga kasamahang makakasama mo ng mahabang panahon sa unstable at unpredictable na kondisyon ng karagatan. At para kay Harrison, isa lamang yon sa dapat niyang alalahanin araw-araw. Bukod sa likas na panganib dala ng karagatan, malaki rin ang pangambang dala ng kanilang kargada. Dahil flammable ang langis na kanilang kargamento, isang maling galaw lang, maaari silang masunog ng buhay lula ng kanilang barko. Hindi lamang yon, dahil notorious ang lugar sa mga pirata, hindi nawawala sa isip ng crew ng Jascon 4 na anumang oras, maaari silang salakayin ng mga yon at kunin ang kanilang kargo. Sa katunayan, noong 2013, may mga na-report na 264 pirate attacks sa buong mundo at ang concentration ng mga pag-ataking ito ay sa mga lugar malapit sa Indonesia, Malaysia at Nigeria. At dahil alam ng grupo ni Harrison na talamak ang pag-atake ng mga pirata sa lugar ng kanilang operasyon, isa sa mga protocols na dapat sundin ng Jascon 4 ay ang pag-lock ng mga kwarto sa oras ng kanilang pagtulog sa gabi. At kaalinsabay ng pag-lock ni Harrison ng kanyang pintuan sa sarili niyang kwarto, siya namang sabay ng malakas na pagbuhos ng ulan at pagbayo sa kanila ng malalaki at malalakas na alon. Para sa mga eksperyensyadong crew tulad din na Harrison, hindi naging sapat na dahilan ang patuloy na pag-alon para hindi sila makatulog. Pero lingid sa kaalaman ni Harrison, yun na pala ang huling tulog ng kanyang mga kasamahan. Bilang parte ng kanyang routine, laging nauunang bumangon si Harrison kumpara sa kanyang mga kasamahan. Bago pa man mag-alas 4 ng umaga, mamamataan na siya sa kusina para mag-prepare ng kakainin ng kanyang crew. Wala pa sa wisyo, habang nagtatanggal ng muta, pumunta muna si Harrison sa CR upang magbawas, maghilamos at gumayak. Habang nakaupo at iniisip kung ano ang kanyang ihahain para sa araw na yon, isang malakas na alon ang sumalpok sa tagiliran ng Jascon 4, dahilan upang literal na umiikot ang mundo ni Harrison. Bago pa man siya makareact sa nangyari, napansin niya agad na mabilis na umaakyat ang tubig sa loob ng barko. Hindi magandang balita ang kanyang nagisnan sa umaga. Habang mabilis na tumataas ang level ng tubig sa loob, siya namang mabilis sa pagtabingi ng barko. Dahilan upang maging disoriented o mahilo si Harrison na nag-iisang nagpapanik sa loob. Pilit niyang binubuksan ang mga pintuan ng kanyang mga kasamahan, ngunit dala ng protocol, kahit nagamitin niya ang buo niyang lakas, hindi niya kayang mabuksan maski na isang pinto para sana mailigtas ang isa man lang sa kanya mga kasamahan. Dala ng mabilis sa pangyayari, wala nang sapat na oras upang makapagplano si Harrison. Habang papalubog ang Jascon 4 na may layong 48 kilometers mula sa pinakamalapit na dalampasigan sa Nigeria, walang ibang naisip si Harrison kundi maghanap ng lugar na tatakbuhan. Sa kanyang paghahanap ng matataguan, nakita niya ang isang cabin na hindi nakalock. Dali-daling pumasok si Harrison sa naturang kwarto at inilak ang sarili sa banyo kung saan isang milagro ang nangyari sa kanya. Habang papalubog ang Jascon 4 sa may lalim na 30 meters, isang air bubble ang nabuo sa loob ng kanyang pinagtataguan. Ang air bubble ay may lawak na mahigit 1 metro, sapat na para makahinga ang taong natrap sa ilalim ng dagat. Ngunit araw lamang ang bibilangin bago mawala ng oxygen ang sinumang matrap sa air bubble na yon. Para sa madaling paglalarawan,
Isang madaling halimbawa ng air bubble ay magagawa gamit ang isang palangganang puno ng tubig at isang cup. Kung ilulubog mo ang cup ng walang laman pataob sa palangganang puno ng tubig, mapapansin mo na may parte na hindi nadadampian ng tubig sa loob ng cup. Ang tawag sa espasyong yon ay air bubble o air pocket. At ito nga ang nagsilbing safe haven ni Harrison mula sa kanyang kalunos-lunos na sitwasyon. At sa oras ng pag-iisa, habang iniisip at ini-evaluate ang kanyang kalagayan, dito na pumasok ang takot sa kanyang sistema. Sa isip-isip ni Harrison, ito na ang kanyang huling hantungan. Dito na niya ibibigay ang kanyang huling hininga, mag-isa sa dilim at lalim ng dagat. Nasa kanyang isip rin ang 11 pa niyang mga kasamahan. Iniisip niya na sana may nakalikas sa kanila bago pa man tuluyang tumaob ang Jascon 4. Iniisip ni Harrison na wala na siguradong darating para sa kanyang rescue dahil huli na ang lahat. Habang kinakain ng pangangamba ang kanyang isipan, unti-unti na rin umaakyat ang level ng tubig. Kaya minarapat niyang maghanap ng anumang magagamit niya sa loob ng cabin na yon. Nakakita siya ng 2 kutson na pinagpatong-patong niya bilang platform para isalba ang sarili sa panganib ng hypothermia. Para sa madaling pagpapaliwanag, ang hypothermia ay kondisyon kung saan lumalamig ng husto ang temperatura ng katawan na maaaring magdulot ng komplikasyon at kamatayan. Ilan sa mga sintomas ng hypothermia ay panginginig, mahinang bulso, pagtalito, panghina ng paghinga, at pagkawala ng malay. Sa ngayon, ligtas pa si Harrison mula sa mga nasabing sintomas. Ngunit oras na lamang ang bibilangin bago tila isa-isang maubos ang kanyang buenas. Bukod pa rito ang isyo ng pagkain na tila biro ng tadhana sa kanya. Sa mga panahon na bago pa man lumubog ang Jascon 4, hindi isyo para sa crew ang pagkain, lalong-lalo na sa kanya. Subalit ngayon na literal nang nilamon ng dagat ang lahat ng kanilang supplies at kagamitan, tila isang joke kung maririnig na ang isang dating chef ay walang makain at sa malakas at madalas na pagkalam na kanyang sikmura, isang hindi pa bukas na bote ng Coke ang palutang-lutang malapit sa kanya. At ito ang kaisa-isang lamang tiyan na kanyang nakuha mula sa pagkatrap sa ilalim ng dagat. Katulad ng mga iba't ibang bagay na lumulutang sa tubig, marami ring mga bagay ang palutang-lutang sa kanyang isip. Habang tumatagal na siya ay naghihintay, lalong paliit ng paliit ang tsansa niyang ma-rescue at mabuhay. Dahil kahit na ilang oras na siyang naisasalba ng air pocket sa loob ng cabin na kanyang kinaroroonan, parami naman ang carbon dioxide na namumuo sa lugar na yon. At oras na lamang ang bibilangin hanggang sa mawala na siya ng sapat na oxygen para maging dahilan ng suffocation. Dahil suot-suot lamang ang underwear na gamit niya pantulog, nangangatog na sa lamig si Harrison. Matapos ang mahigit 24 oras ng pagkakalubog sa ilalim ng malawak at malalim na tubig ng Atlantic Ocean, ang lamig at gutom ay 2 lamang sa marami pa niyang isipin. Buti na lang, dahil sa lamang sugar ng Coke at water content nito, nakakakuha si Harrison ng kaunting enerhiya sa nag-iisang bagay na nagliligtas sa kanya upang tuluyang manghina at ma-dehydrate. Bukod sa mga yon, may mga tunog siyang naririnig na tila kilos na mga isda sa loob mismo ng Jascon 4. Ilang sandali pa, malalakas na kabog ang naririnig niya mula sa labas ng barko. Tila isang babala ni kamatayan na ilang oras na lamang at bubuksan na nito ang pinto at susunduin si Harrison. Naiisip rin ng kawawang mama na maaaring mga lamang dagat yon na nagpipiesta sa bangkay ng kanyang mga kasamahan. At kahit na nakakalungkot at karumaldumal na isipin, maaaring siya na ang sunod na maging merienda ng mga yon. Sa gitna ng kawalan ng pag-asa, walang humpay ang panalangin ni Harrison. Lagi niyang bigkas ang kanyang asawa na araw na lamang ang bibilangin mula ng mga oras na yon, isi-celebrate na sana nila ang kanilang 5th year anniversary. Ngunit matapos ang marathon ng panalangin at pangangamba, sa loob ng mahigit 48 oras, walang ibang naririnig si Harrison kundi mga sarili nitong dasal, agos ng tubig at bulong ni kamatayang, hinihimok siyang sumama. Sa kabilang banda, isang grupo ng mga divers mula DCN ang naatasan upang mag-operate sa lugar kung saan lumubog ang Jascon 4. Ang DCN ay isang diving company na kilala sa mga underwater repair at maintenance ng mga offshore oil rigs. Ngunit hindi nandito ang DCN upang gumawa ng search and rescue operation. Nandito ang grupo para ma-retrieve ang mga katawan ng mga nasawi sa trahedya. Dahil napabalitang lahat ng lula ng Jascon 4 ay namaalam na, hindi naman natin masisisi ang nag-report nito dahil sino ba namang tao ang makakatagal ng higit sa 48 hours sa ilalim ng tubig. Sa mga oras ng operasyon, 4 na katawan agad ang na-recover nila mula sa lugar. Dahilan upang lalong makumpirma ang naunang report ukol sa Jascon 4.
Ang mas nakakalungkot pa, tinawagan na ng mga otoridad ang pamilya ni Harrison na ang kanilang padre de pamilya ay pumanaw na, buhat ng trahedya. Pero lingid sa kanilang kaalaman, sa may lalim na higit 30 meters, may isang taong naghihintay para masalba ang kanyang buhay. Ilang mga katawan pa ang na-recover mula sa site at ilang sandali pa, tila nabuhayan ang loob si Harrison dahil sa ingay na kanyang narinig mula sa labas ng JASCON 4. Narinig niya na may mga divers na malapit sa lugar kung saan siya nakulong. Gamit-gamit ang isang martilyo na nakuha niya sa cabin, pinukpok niya ang bakal na gilid ng barko para gumawa ng sapat na ingay gamit ang buo niyang lakas at paulit-ulit. Ngunit sa kasamaang palad, hindi sapat ang kanyang effort para mapukaw ang atensyon ng mga divers. Ngunit hindi nawala ng pag-asa si Harrison, paulit-ulit niya lang itong ginagawa hanggang sa ilang sandali. Nakita niya ang isang liwanag na galing sa labas ng cabin na kanyang kinalalagyan. Nang mabuksan ang naturang kwarto, nagulat ang diver na si Nico Anherdent sa kanyang nakita. Bukod sa isang malawak na air pocket, isang buhay na lalaki ang sumalubong sa kanya at agad na hinawakan ang kanyang kamay. Bago pa man makapag-report si Nico, agad-agad na niyakap ni Harrison ang diver at humagulgol sa harapan nito. Dahil sa wakas, matapos ang walang hanggang pananalig sa may kapal, isang milagro muli ang kanyang natanggap. Matapos ang halos 6 oras o 2 kalahating araw sa ilalim ng tubig, siya ay natagpo ang buhay at nabigyan ng ikalawang tsansa. Ngunit matapos na ma-report ni Nico na mayroon siyang nakuhang survivor, may ilang mga problema pa silang dapat solusyunan bago pa man tuluyang maiakyat si Harrison sa ibabaw ng tubig. Dahil sa matagal na pagkakatrap sa air pocket, hindi normal ang level ng oxygen ni Harrison. Dahil ano pang magkaroon ng kaunting diferensya sa pagdaloy ng kanyang dugo. Dahil dito, hindi maaaring agad-agad na iakyat sa ibabaw ng tubig si Harrison dahil sa mga namuong nitrogen sa kanyang bloodstream. Kailangan munang sumailalim si Harrison sa ilang mga decompression stops upang unti-unting magbalance muli ang oxygen level niya sa katawan. Suot-suot ang aparato, unti-unting umaakyat si Harrison mula sa ilalim ng tubig kasabay ng kanyang rescuer. Bagamat matagumpay na naiahon si Harrison, kinailangan niyang manatili sa isang decompression chamber ng 3 araw upang mamonitor at manumbalik ang tamang level ng oxygen sa kanyang katawan. Dito rin siya binibigyan ng pagkain, tubig at gamot para sa kanyang tuluyang pagpapagaling. At araw-araw, binibisita siya ng kanyang rescuer na si Nico upang kamustahin at kwentuhan ng mga bagay-bagay para hindi na muling maramdaman ni Harrison na siya ay natrap sa isang kwarto na naman. At ayon mismo kay Harrison, malaking tulong daw ang presensya ni Nico sa kanya sa mga oras na siya ay nagpapagaling. Dahil lagi daw niyang naaalala ang kanyang malagim na pagkatrap sa JASCON 4. Pero sa tulong ng rescuer, hindi lang basta rescue ang kanyang natanggap, kundi isang mabuti at matalik na kaibigan. Matapos na makarecover, umuwi si Harrison sa kanyang pamilya at sinumpang hindi na muling maglalayag sa dagat. Ngunit kinain rin niya ang kanyang salitang ito dahil matapos ang ilang panahon, nagulat si Nico sa kanyang nakita. Isang araw, habang nagbabakasyon sa isang beach resort, nakita niya ang dati niyang nai-rescue na si Harrison mula sa lumubog na JASCON 4. Si Harrison sa mga oras na ito ay isang ganap na diver. Siya ay isang certified IMCA o International Marine Contractors Association Class 2 Diver. At kung dati ay mag-isa siyang takot at takot sa kalaliman at kadiliman ng tubig na may lalim na 30 meters, siya ngayon ay nag-e-enjoy ng mag-dive ng mag-isa upang i-appreciate ang kagandahan ng dagat sa may lalim na umaabot sa 150 meters. Ang dating na-rescue ay siya nang nagre-rescue sa mga taong nangangailangan sa South Atlantic Ocean. Ang dating cook ay isa nang rescue diver na tumutulong sa mga dating katulad niyang nangangailangan. Patunay lamang naging karanasan ni Harrison na habang may buhay, may pag-asa. At kapag may tiwala ka sa Diyos, laging may himalang darating sa buhay mo kahit sa puntong halos sumusuko ka na. Kaya kung lugmo ka man ngayon sa maraming problema, Lodi, huwag kang bibigay. Isipin mo na lang na si Harrison nga, hindi nawala ng pag-asa sa ilalim ng dagat, ikaw pa kaya na nasa mundong ibabaw pa. Kung nag-enjoy ka sa video na ito, i-share mo naman sa iba at mag-subscribe ka na rin. Huwag kalimutang panoorin yung mga videos na nasa kanan para lalo pang maubos ang oras mo.